morning, everyone. So today ay mag-racking test tayo ng deck crane. So ready nyo na yung mga ballpen at saka paper nyo para ma-write down nyo yung mga things na dapat nyo tandaan habang tayo ay nag-racking test. So sit back, relax, and enjoy watching this video. Noong nakaraang February 16, 2023, ang barko namin ay nakaangkurahe sa Gdansk, Poland. Sa mga panahong ito ay medyo malamig na dahil papasok na ang winter season. Subalit, sinamantala muna namin ang magandang panahon at napagplanuhan namin na mag-racking test. Pero bago tayo mag-umpisa, papakita ko muna sa inyo ang ating magiging learning outcomes. At the end of this video, ang viewers o ang followers natin are able to explain what is the purpose of deck crane racking test and memorize the procedure of racking test. So ayun guys, ang kasama ko pala sa video ito ay si Seaman Mechanic. So please follow his channel or page sa Facebook. So ito yung channel niya. Purpose of racking test is to ensure that the sleeving ring bearings are not becoming worn. So in short, ito ay ang pag-check o inspection ng sleeving ring bearing ng crane kung ito pa ba ay in good condition. So as you can see, ito yung muka ng sleeving ring bearing ng deck crane. So hello guys, since wala tayo sa barko ngayon at andito tayo sa farm, so explain ko na lang kung anong tinatawag na minimum reach at saka maximum reach. So let's say for example, ito yung crane natin, tapos ito yung bodega ng barko. And then, ito yung jib, sa part ng crane, ito yung jib, at ito yung hook, and then ito yung sleeving. So, pag sinabing minimum reach, ganito yung pwesto niya, minimum reach, nakaganyan. So, ito yung pinaka minimum reach. So, hanapin nyo na lang sa manual ng crane kung ilan yung minimum reach. And then, yung tinatawag na maximum reach, ito yung maximum reach. So, ito yung pinaka maximum kung saan yung maabot ng hook. And then, sa pagsukat ng sa racking test, so ang ginagawa, halimbawa, ito muna, lagay natin sa minimum reach. So, ipapwesto mo sa minimum reach yung jib mo. And then, lagay mo dito yung dial gauge. Tapos, pag nakakita mo na na minimum reach na siya, isiset mo sa zero. Then, pag zero na, tawagan mo yung operator ng crane na ilagay sa maximum reach. So, gaganon yan siya, maximum. So, pag nag-alarm na maximum reach, so let's say nag-alarm na siya. So, kung ilan yung reading dito, yun yung isusulat mo sa papel. And then, ililipat mo na naman siya, ililipat mo naman yung dial gauge mo. Pagkatapos mo sukat ito, ililipat mo dito. Then, iikot mo tong crane. Ikot. So, doon naman. Pag ikot niya, lagay mo yung dial gauge dito. Set mo ulit sa minimum reach. So, ganyan. Minimum reach siya. Then, lagay yung dial gauge. Set sa zero. Then, tawag sa operator na ilagay sa maximum reach. So, pag nakalagay sa maximum reach, kaganyan. Reading again. Kung ilan yung reading mo, lagay mo sa papel. So, ganun din. Pag ilagay mo naman dito, dito ka rin kukuha, dito at saka dito. Ganun din yung procedure, ganun lang. Minimum at saka maximum reach lang. So, kung napapansin nyo, yung sinusukat talaga dito sa racking test is yung ganun ng crane. Kasi yung tinatawag na racking. So, anong mangyari kung yung clearance dito is masyado na malaki? So, may posibilidad na yung crane natin pag ito nang mabigat, so gaganon yun siya. So yun yung mangyari sa crane, kaya tayo nagra-racking test para maiwasan natin yun. Okay? Or kung halimbawa sa sobrang bigat, nakaganyan siya minimum, ganon din siya, mahulog. So kaya ganon kaimportante yung racking test.
Okay, sana naintindihan nyo. Okay, let's go back to the video. Guys, good afternoon everyone. So ngayon, itutuloy natin yung tracking test sa crane number 3. So okay, let's go! Tawagan mo na ilagay sa A, baba sa boom down, boom down. So as you can see, gumagalaw siya. So may reading siya na 10. Okay na. So ayun guys, uulitin ko ha. Pag naka ganon, minimum reach. Ganito, maximum reach. So pag naka minimum reach, lagay dito yung dial gauge. Tapos i-maximum reach. Pag na maximum reach, reading, sulat sa papel. And then minimum reach again. Pag minimum reach, lipat yung dial gauge dito, tapos maximum reach, then reading, then sulat sa papel. So ganun din, ikot ka, ikot mo to, ano ba, ganyan yung port side tayo or starboard. So minimum reach again, then lagay yung dial gauge dito or dito, depende sa'yo kung saan ka mauna. Diba, nilagay mo dito, then maximum reach again. So pag maximum reach, reading. Pag reading, sulat sa papel. And then minimum reach again, dito sa likod lagay yung dial gauge. And then pag baba, maximum reach, reading again. So sulat sa papel. So ganun din dito. So minimum reach, maximum reading, tapos lipat na naman dito. So ganun lang kasi hindi ko na-explain kanina. Hello guys, ngayon nandito na kami sa crane number 1. So I think this is the last one. And ngayon ililipat na sa forward yung crane. Iharap na sa forward. Then hintayin na maharap tapos ilalagay yung dial gauge. Dial gauge nga pala natin ay magnetic type. So ayun, nalagay na siya. After malagay, i-set natin sa minimum reach yung jeep. Throw, taas. So ngayon, tinataas na yung ma-reach niya yung minimum reach niya. So after ma-reach yung minimum, isi-set mo ito sa 0. So ngayon na-reach na sa minimum, ilalagay na sa 0. Yung 0. Tapos pagkatapos nun, tawag mo na sa ilagay na naman sa maximum reach. Throw down. So ayun, ang reading niya is 4. So ngayon, ang reading is 4. So okay na, balik na naman tayo doon sa kabila. At bago matapos yung video na to, ini-invite ko kayong lahat na mag-follow, mag-subscribe sa aking YouTube channel at
Facebook page. Maraming salamat sa panonood. This is Jellard, and always saying, success is a choice, so choose to be successful.